Lagi emosyonal lang ako eh. Yung sinasabi mo sa amin lagi, sinesermonan mo kami. Rek, sorry ah. Ang dami ko naging kasamang artista. Bakit na ako sinama sa red carpet with Charo Santos, with Christopher Leon? Sorry to la. Kumusta kayo, mga dre? Welcome to Saray TV. Pagkatapos ng aking panayam kay Ginoong Dindo Arroyo ay nagkaroon ako ng pagkakataong makakwentuhan ang isa sa mga kilalang stuntman kontrabida ng mga pelikulang aksyon. At ngayon kabilang sa nangungunang aksyon serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo ni Direk Coco Martin. Siya ay walang iba mga dre kundi si Benson Dalina na ngayon ay kilala sa pangalang Turko. Ay, mabuhay ba? Sorry, karating ko lang. Sorry, sa late. Okay lang, sir. Palang po, sir. Ito, bahay ko. Pati siya sa bahay ko, ha? Ito, ha? Ako, sir. Walang problema. Bahay kubo to. Bahay kubo. Hindi, ha? Kaya lang po ko yan. Okay, mabuhay sa inyo lahat. Salamat sa inyo, Madam Tol. At binigyan niyo ako ng oras. Ako nga pala si Benson Dalina, a.k.a. Virgo Santana sa pelikula. Pero sa probinsyano, kilala ko as Barracuda. Ngayon, may bago akong pangalan. Ako si Turko. Siyempre. Ngayon, Batang Quiapo. Sana subaybayan ninyo. Ayun. Yun po ang mga pangalan na ibinigay sa akin. And sir, before po kayo mapunta sa movie industry po, sir, ano pong, sino po si Benson nun, sir? Ano po isa po ako, si Benson, nung araw bago napunta sa movie industry. Mahilig po ako sa tumbling, sa martial art. Napanood ko si Lito Lapid, si Dante Barona, Eddie Fernandez, Rudy Fernandez, Fernando po, siyempre, daging. Yan yung mga idol ko nung araw. So, ano napapanood ko, lalo na yung Lito Lapid, magaling sa tumbling, inidulo ko talaga sobra yan. So, after ng school, meron plus sa tumbling. So, nahiligan ko. O, ngayon, napunta ko, mawala ako ng Manila, napunta ko sa isang lugar na may mga pisan siya, may mga pisan sa Manila. Ang akala ko martial art, nagtatumbling, lumilipad, nagsusuntukan. Na-amaze ako. Sabi ko, ang ganda niyan, isinama ako. Ayun, yung pala, hindi ko alam, stuntman pala yung pinasok ko. Nagtitrain sila noon yung nakita? Oo, mga pisang ko yun. Yan, si Tony Ibanez, saka si Loloy Ibanez. Maharlika, under Alan Noblean. Ay, shout out sa'yo, Chok Alan, kahit wala ka na nawa. Ay, salamat sa naitulong mo sa akin. Ay, napakalaking tulong ko ngayon, daladala ko po. Salamat, Chok Alan. When I was 12 years old, first year high school ako noon. Talaga? Actually, scholar ako na ibang bansa. Sa school, ha, tinanggal ko din na in-love ako sa pelikula. Hindi ako nagsisisi, pero may kaunti. Pero mahal ko yung trabaho ko eh. Mahal ko yung trabaho ko. So, masaya ako dito. Pero kung babalikan mo, siguro mas gusto mag-aral. Pero in the other point, sabi ko, hindi na rin. Bakit? Ang dami ko naging kaibigan sa mundong to. Dahil kung siguro nag-aral ako, hindi ko sila makakilala. Kung tama ba? Kung napunta sa linya na to. Hindi ko sila makakilala. Yung mga totoong kaibigan ko. Victor Corpus. Rodi Fernandez, Charlie Dabaw. Ano ako na 13 years old ako. Ito malungkot. Ito nakakabigla. Kasi nga nung, namin ko, hindi ko alam. Akala ko masyari. Kasi, siyempre, ang hiling ko. Although pansa ko ng Lito Lapid, Dante Barona, di ba? Fernando po. Mas pansa ko ng karate. Yung Bruce Lee. Alam mo yun, di ba? Karate, Jackie Chan. Kung fu. Nakita ko sa ensayo eh. Nahilig ako. Pumasok pa nga ako sa kawaw. Young Tiger, martial art eh. So, akala ko, ang pinasok ko, is karate talaga. Is literal na martial art. So, nagulat ako, after 1 year, in-schedule ako, shooting na kami sa Ternate. Victor Corpus, Rudy Fernandez. Talaga? Alam mo ba, ito malupit. Alam mo ba ang bag ko nung araw? Kasi estudyante ako, di ba? Eh, backpack. Uso yan eh. Wala akong ganyan, mahirap kami. Anong gamit niya, sir? Plastic bag ng palengke. Saan ba? Kasi isang linggo kami. Ang sabi sa akin ng director, kailangan mo magdala ka ng kumot, unan. Eh wala ako, sikat nung araw yung backpack na yan eh.
Di ba, sikat yan. Alam mo, dala ko tol, plastic bag, galing palengke. Mahirap, mahirap, mahirap. Isang linggo kami, pero isang araw, pack up kami. Pinauwi kami kasi nga, hindi dumating yung helicopter na schedule. Kasi dapat may helicopter pa eh. Pinauwi kami noon. Kumusta si Daboy, sir? Sobrang bait din noon. Alam mo, nakakalungkot lang. Kasi si Daboy, noon, nakatrabaho ko sa Victor Corpus. Hindi naman ako kilala eh. Batang-bata ako eh. Pamparami lang ako. Pero dumating yung time na ito na ako, na-introduce ako ni Direk Boy Binaraw kay The Boy, Vitro Baliglesia. Si Direk, si Tatay Bal, na pinakamagaling na pa director is Talman, a character actor sa atin. Pinakiala ako kay The Boy. Sabi sa akin ni The Boy, uy, ba't ngayon walang pinasama sa akin to? Kumbaga, na, kasi, siyempre tayo, Benson tayo. Marami tayo pinagdaanan na bago tayo nasama sa mga yan. Kasi mga galing yan eh. So, yun. Mula noon kilala ko ni The Boy, after Victor Corpus, Descarte, mula noon, rekta na ako tinatawagan ni The Boy sa mga pelikula niya. Hanggang sa nawalan lang siya, nakakalungkot man. Pero pag may pelikula, tatawagan ako talaga ni The Boy na, beso na nika, tawagan kita, sama kita. Siya mismo nagpapatawag sa akin na, gusto ko to, sama kita. So, nagamit mo yung ano mo, sir, no? Then, siguro, nakitaan nila ako na potential. Pwede ako. Potential. O, potential. Yun, at masaya ako doon na na-appreciate yung aking pinaghirapan ng ilang taon ng mga sikat na artista. Mga bida nung araw, namimili ng mga kasama yan. Para i-mention ka na gusto kita. Correct. Kumbaga, may tiwala sa yun. Hindi ka mang kagalingan. Kumbaga, meron kang karakter na gusto nila, na okay ka sa kanila. Ganun yun. Yun ang pinakamasarap sa isang stuntman para i-request ka ng isang artista, bida. Sino pa po yung mga nakasama ng mga big stars, sir? Sa totoo lang, The Boy, siyempre, Dante Barona na Harnang Istan, si Senador Nito Lapid, hanggang ngayon na hindi ako iniiwan sa ere, pero salamat kay Senador Nito Lapid, kay Good Mark. Siyempre, ito si Daki, nakasama ko yan. Bong Revilla ba? Oo naman, si Senador Bong Revilla. Ano yan, mga, talaga ano yan, mga ano yan. Ayan yung mga Derek D. At siyempre si Supremo, Senador Robin Padilla. Senador, salamat sa tiwala mo. Nakilala kasi din ako talaga sobra kay Senador Lito. Si Senador Robin Padilla. Robin? Ay! Iba yan to. Iba yan. Si Senador Robin Padilla. Kung ngayon, isa iba kasi nakita na sa Senado, iba ang puso niya to. Ang hirap i-explain si Senador Robin Padilla po ay napakabuting puso niyan. Tao tayo. Lahat ay may karakter, pero yung pakikisama at pagmamahal ni Senador Robin Padilla doon sa mga stuntman na nakasama, hindi lang yan eh, mula sa taas pa baba, sakop niya yan eh. Ganun ang puso niya, kaya nga naging, ay, hindi lang pantay-pantay, sobrang magmahal niyan. Kaya saludo ako dyan kay Supremo. May mga pagkakataon ba na may na-accidente kayo during shoot? Marami. Talaga? Sobra. Like for example, sir, ano pong eksena na... Aba, naranasan ko na pong masunog. Naranasan ko na mawasak yung mukha ko. Ayan, ayan. Naranasan papila yan. Oh, ayan. Ano na eksena po yan, sir? Ito, bangga yan, bangga. Ito naman, salamin. Nagka-ambisya na ako isang beses. Nabasag itong ulo ko. Napilayan na po ako. Marami, marami po. Ang trabaho namin sa stunts, ay ang pag napanood mo eh na kaya minsan nalulungkot ako eh. Stuntman lang yan eh. Hindi nila alam to. Ang aming puhunan, buhay at dugo para maging stuntman ka. Na maging kasama ka sa isang pelikula. Nakakalungkot yung mga nanonood na Gina just kami, stuntman lang naman yan eh. Hindi nila alam yun. Bago kami mapasok sa maging stuntman, nagtitrain kami ng ilang taon at twice a week. Pinanood mo? Tumalun lang yun, ganyan-ganyan, di ba? Ay, buwis buhay yun eh. Oh, di ba? Nakakalungkot na. Pero, unawa natin yan. Di naman kasi nila alam yun eh. Last time kayo naman nung bibigyan namin ng pagkakataon na may share mo ang buhay yan. Oo, oh, tama. Behind the camera. Salamat sa inyo. Mayroong ganitong channel. Kayo, ito na nagpapahalaga sa mga nangyayari sa amin. Na kayo yung nagbabalik tanaw. At malaking pasalamat namin. Hindi lang mula sa nauna. Actually, hindi pa ako legend. Pasunod pa lang ako ron. Kasi sa mga na-interview nyo, talagang legend yun. Ako naman eh, naman. Pang 40 decades. Siguro, 38 years ako sa trabaho ngayon eh. May susunod pa dyan. 4 decades na, grabe. 38 years ako. Sumunod ko 4 decades na. So,
sa span ng 38 years, yung mga ilang pelikula na po nagawa niyo? Ay, napakarami na po. At hindi po ako sa local, hanggang international po tayo. Mabuta po tayo ng mga Europa, sa mga pelikula na dala tayo roon. At proud ako dyan sa, pagka, sa narating ko, hindi man ako masyadong kilala, pero sa hanay ko bilang isang stuntman, ay very proud ako. At lagi kong sinasabi sa mga kapwa ko na isang manangarap na magsumikap kayo, mangarap kayo, mag-focus kayo. Huwag kayong magtiwala kung ano lang kayo ngayon. Kung may narating man ako bilang isang stuntman, marating nyo yan sa tamang panahon, sa tamang proseso, sa tamang pakikisama. Yung aking mentor is Alan Doble. Sa kanya ako nahubog. Siya nag-umpisa, nag-hubog sa akin. Siyempre, after that, may Bal Iglesia, may Ronald Asinas, may Ray Solo na mga fight director na nag-hubog na nagbigay inspirasyon sa akin para ako maging ganito. At siyempre, sa mga kapwa ko, stuntman na nakasama ko, mga instructor na nagturo sa akin na walang sawa nagturo, nagtyaga para matutuwa ko na walang bayad. Libre po yan. Ha? Kaya binabalik ko ngayon nandito ako, binabalik ko ng libre sa kanila na nag-uumpisa. Kasi ang stuntman to, alam mo naman, di ba, ang sitwasyon natin. So, kung ano nagawa nila, yung mga nauna sa akin, ibabalik ko sa mga nag-uumpisa. Nang wala rin bayad. Talaga, sir? Hindi, di ba kasi talaga binabayaran niya? Kasi alam mo, tol, katotoo ako, wala akong binayaran. Although, naghirap ako. Nagwawalis ako ng madaling araw, hapon, para ma-schedule. Pero yon yun ang rules para, kumbaga ano yun eh, batas. Para mag-pursige ka. Okay. Hindi kasi po pwede na babanjing-banjing lang. Kasi kung hindi ka makakaranas ng hirap at hindi ka makakaranas ng tamang proseso, hindi ka magpupursige. Kaya kung narating to eh, kasi dinaanan ko. Yun ang binabalik ko sa mga nag-uumpisa ngayon, sa mga nakasama ngayon, lalo sa ISAF stands, ipinaparamdam ko sa kanila na gusto niyo abutin to narating ko, kaya niyo yan. Tamang proseso lang, tamang pakikisama. Ang nabigay naman sa akin ng chance na maging fight instructor noong araw, siyempre, sabi ko, uunahin ko na si Ninong Ray Solo, Tatay Bal, Boy Salvador, na nasa ano rin, Ronald Asinas, Papay, De Castro, doon rin. At siyempre, sabi ko, si Brother Robin Padilla, pinagkatiwala to sa mga project niya na tayo mag-fight. Tapos yan si, ito huling-huling nga, si Direk Coco Martin na isa ako sa napakasaya na pinagbigyan niya ako ngayon sa probinsyano hanggang Batang Quiapo. Isa ako sa pinapatulong niya. Kasi si ang fight naman talaga namin dito sa probinsyano at saka sa Batang Quiapo, si Senador Lapid. Kami po yung katuwang para po umalalay, gumawa ng mga action. At salamat sa tiwala ni Direk Coco Martin sa Senador Lapid. Thank you. Proud ako. Sobra. Bawat browse mo, kahit sa website, puro Batang Hindi, Quiapo. Alam mo ba, pinaghihirapan namin. Sobra. Kung kayo makapunta sa set ng Batang Quiapo, lang sa Quiapo area mismo, hindi kayo makapaniwala bakit ginagawa ni Direk Coco yung eksena na yan. Talaga? Lahat kami, sobra kaming. Pagkatapos ng shooting, sabi Direk Coco, wow, nagawa natin yon. Ang hirap talaga. So, lalo yung pilot? Opo. Ay, yung pilot episode na yun. Iba yun. Mabigat yun, no? Mabigat po yun. At alam, mayroon ako kasama sa ibang bansa na pipip sa akin. Opo. Naka-chroma ba kayo? Sabi ko, no. Wala kami chroma. Live lahat yun. Ha? Sa Quiapo? Kasi kami tao. Proud. Ako, yun yung Coco Martin. Ako kasi yung Coco Martin noong araw. Hindi ko rin kilala yan eh. Okay. Nakasama ko siya sa isang indie film. Benchico film. Ako kontrabida niya. Opo. Siyempre, tahimik. Nahiya eh. Pero pag umarte yon, hanggang sa dumating yung probinsyano, tinawagan ako ng staff ng EBS-CBN, si Ma'am Hesel. Tinawag niya ako. One week lang ako na guest. Keksin ako Coco Martin. Alam mo, inaayong siya na ako ng Coco Martin. Ito, drama to ha, nahuli ako. Google pin ako ni Ann Cortez eh. Nawala ako after 1 year. Bumalik kayo yung pulang araw. Tinawagan ulit ako. Ipinaharap niya pala ako. Kasi nagustuhan niya. Si Coco Martin kasi, pagka nakita ang kanya, kahit sino ka, pag namata ang kanya na may potential ka maging artista, kahit nanonood ka lang eh, bibigyan ka ng chance. So ako, bilang isang istaman, nakita niya siguro ako, pinatawag ako, pinagbida niya ako, sinama niya ako sa grupo niya eh. Pulang araw to Vendetta.
namatay ako, hanggang ngayon, Batangkia po. Alam mo kasi si Coco, sabi niya, Kuya, ito yan. Observant ako eh. Kung sino yung gusto magtrabaho, yung seryoso trabaho, bibigyan ko ng trabaho. Kung gusto mo rumagay, tragay ka lang. Pero pag ang trabaho minahal mo, ibibigay ko sa'yo. Ganun yung Coco Martin, pati yung pamilya niyan, nakasama ko yan, wala mo. Alam mo, totoo lang ito ha. Hindi naman sa pang, ito, interview to yan ha. Gusto ko express to sa kanya eh. Kasi hindi ko siya nasabi sa kanya to ng totoo, ng personal eh. Nasabi ko to, Kuya Derek Coco, sorry ha. Naging emotional lang ako eh. Yung mga kapatid mo kasi, noong December ha, di ba? Sobra akong proud kasi, hindi ikaw yun eh, yung kasama ko, mga kapatid mo, nandun ka. Sobra akong na-amaze sa pamilya mo. Talagang, ang puso nyo, nandun eh. Yung sinasabi mo sa amin lagi, kahit sinesermonan mo kami. Sabi kasi ni Coco, ba't kita sinesermonan? Kasi mahal kita, kaibigan kita eh. Kasi kung hindi kanya kaibigan, wala siyang pakialam eh. Rek, sorry ah. Kasi, nararamdaman ko talaga tol, sobra akong... Parang, kumbaga, parang siyang tama yung dati. Ang dami ko naging kasamang artista. Isa kanya ko naramdaman yung importansya bilang isang statement. Ang dami nga naigit sa ngayon, binabasa ko eh. Sino ba si Benson? Bakit binibigyan ni Coco na importansya yan? Sabi ko, tanay mo si Coco, bakit niya ako tinatawag? Bakit niya ako sinama sa red carpet with Charo Santos, with Christopher Leon? Salamat, Kuya. Direk, Coco, salamat sa tiwala sa pamilya mo. Lagi ko siya sinasabi ito. Wala akong masasabi sa'yo kundi pasalamat sa tiwala mo. Alam ko ang sitwasyon mo napakahirap kasi sa dami mong ginagampanan. Pero alam ko ang puso mo, nasa karamihan ka. Salamat sa tiwala mo sa aming mga statman, sa mga artistang binuhay mo. Hanggang ngayon, naandiyan ka. Salamat sa suporta mo, Kuya. Sorry tola. May problema ko. Ibig sabihin pala, matagal niya nang nasa loob niya, hindi mo lang masabi sa kanya. Kumbaga yung pasasalamat niya. Hindi ko masabi sa kanya. Kasi baka sabi... Hindi, actually, nung probisyano, iniyakan ko na yan eh. Tinawanan niya ako eh. Kasi akala niya, nakainom lang ako eh. Inakap ko siya eh. Noong December, yung party namin. Kasi pasalamat ko. Lasing ka. Pero kibigin po yun kasi siya yung nagbigay sa akin ng importansya. Sino ba ako? Isipin mo, sir. Ang dami-dami dyan. Pero kayo nag- yun ya. Kaya nga, yung mga basher ko eh. Pinit ako pinapatanggal dyan. Ba't dyan binigyan mo ko? Alisin mo yan. Marami deserving. Oo, sabi ko, wala problema naman sa akin. Kaya lang, siya na pumili eh. Siya nagsabi. Sabi niya ni Coco sa ayoko na panood yung sabi ni Direk Coco nung Red Carpet. Lata nandito malapit sa akin. Pinili ko yan. Salamat dahil isa ako sa pinili mo. Palapakan natin si Direk. Sorry ah. Alam mo ah, sinabi ko pa sa kanya, Direk, hindi ko nabanggit to sa media pero sinabi ko to. Lahat ng statement nagkaroon ng motor, kotse, bahay, negosyo dahil sa iyo. Walang ibang gumawa niya na artista. Hindi ko sila minamalita, pero yung nagawa mo, hindi pa nila nagawa, ikaw lang. Ikaw lang yun. Proud ako bilang isang statement na lahat ng kalahi ko, ng kagrupo ko, binigyan mo ng hope na ikaw ang... Lahat, wala na ngayon nagkukumute na statement, lahat may service dahil sa iyo. Salamat. Mulat sa pool, ipinagtatanggol ko yan. Ha? Ilang ba na basher? Hindi kasi nyo alam yung yeah. Coco Martin. Yung basher kasi, normal naman yan. Pero, tol, hindi nyo naman nakakasama yung Coco Martin eh. Isa ako siya nakakasama sa bahay niya mismo ha. Lagi ako nasa bahay niya. Hindi nyo alam ang puso ng Coco Martin. Ang Coco Martin po, napakabuting puso, maunawain, matulungin. At ang tulong po nito, ni Coco Martin, hindi po pang isang linggo, pang isang buwan, pang isang taon. Ang tulong Coco Martin, pang habang buhay, pang ingatan mo lang. Bakit ko nasabi? Kasi po ibang artista, pag dumating, aabutan ka ng pera. 10,000, 20,000, 100,000. Hanggang sa po ba aabot yung 1,000, yung 20,000, yung 100,000? Isang buwan? Di ba? Isang taon, yung 100,000, isang buwan, matagal na yun. Pero ang Coco Martin po sabi sa akin, Kuya, hindi ako nagbibigay ng... nagbibigay siya, pero hindi tulong. Kumbaga, iba yung emergency. Pero yung nakita niya ni Coco Martin yung isang taon na gusto tulungan,
papasikatin ka ni Coco Martin. Bibigyan ka ng trabaho na panghabang buhay, pag-ingatan mo lang. Kaya po kayo ng babas, salamat sa inyo. Pero sana po, bago nyo ibas yung Coco Martin, sana po alam nyo yung puso, nakasama nyo ng personal, nakagaya ko, nakasama ko sa shooting, sa hotel, sa bahay niya mismo, kasama po ako, kasama ko yung pamilya niyan. Tao po yan. Lahat po tayo nagkakamali, pero iba po ang puso ng Coco Martin. Yan lang po masabi ko sa inyo, sa mga basher po ni Direk Coco Martin. At si Coco, pag trabaho-trabaho, may oras kami ng biruan, may oras ng trabaho. Pag trabaho-trabaho, ayun na yung Coco ng biruan. Trabaho-trabaho, kahit siya ganun. Professional. Paano pag biruan-biruan? Ganun naman talaga. Trabaho. Oo, kaya iba, galit bakit daw ganun. Hindi nila alam yun. Ay, tabi yung resulta naman ng bata kaya po, ng probinsyano. Yun siya magtrabaho. Sabi niya nga, tulungan niyo ako, ako timon. Wala akong magagawa pag di ako tinulungan. Gustuhin ko man to, pag ako lang, wala ko kaya to. So, yan ang sasabi ko sa mga stunt, mga nakasama namin ngayon. Tuwing mag-shooting kami, first, bago mag-umpisa, mayroon kaming company call. Mag-meeting si Coco yan. Pag sabi mo, sino po sa mayroon dito? Atas, ay ito. Mga po sabi, ito po tayo, ito po tayo. Pagtrabaho po, trabaho, tulungan tayo. Kasi kung hindi niyo tulungan, hindi ko kaya to. Siya kasi yung director, siya yung producer, siya yung actor, siya pa yung gumawa ng istorya. Siya gumawa ng istorya dyan eh. So, ang dala niya, grabe. Kaya dapat tulungan niyo ako. Sabi, tulungan niyo ako. Kasi kung hindi niyo tulungan, hindi tayo natagal. Base sa akin nakikita, no, sa mga nauna sa akin, wala mo nakakapagsabi kung ganyan tayo hanggat kaya natin siguro. Hangat kaya. Hangat kinukuha ka, hangat kaya mo din o Marte. So, wala makakapagsabi hanggang kailan tayo. Kasi, ang pinagbabasihan, ang ito nga maganda kay Direk Coco Marte. Kita mo yung mga bagong artista, yung mga artista na noong araw pa, kahit hirap na maglakad, hirap na sa buhay, gumalaw, sinasama niya. Pero, anong role? Diyan ka lang, pakanggagalaw. Para matulungan niya lang. Ganun yung Coco. Walang masyadong... Kasi alam niya nila kaya gumalaw. Diyan ka lang. Ito role mo. Ito ganito ka lang. Nakaupo ka lang. Aarte ka lang. Kasi ayaw kita paglaka rin na sabi ni Direk Coco. Kasi nga, mapapagod ka. So, tulong pa rin yun. Kasi nga, sa iba ba, hindi na kaya lumakay niya. Huwag mo na kunin yan. Hindi na kaya niya tumakbo. Yung Coco Martin, kahit nakaupo ka lang, bibigyan ka niya ng pagkataon na magkapagtrabaho, kumita para sa pamilya. At ito rin ditulong sa'yo para sa pamilya na binubuhay mo. Yan ang hindi nila alam. Sila, binibis nila, lagi naka-jacket daw. Karakter yun eh. Pero pag wala naman sa camera, guhubad yun? Ano ka ba? Naguhubad yun? Pag sa camera lang yun. Bigyan mo kami naman kami ng insight, sir. Di ba ang probinsyano, ang origin niyan, FPJ? Oo. Batang Quiapo, FPJ. Oo. Sa palagay mo ba, sir, malaki pa rin yung impact ng FPJ sa Batang Quiapo? O, siyempre. FPJ yan eh. Kaya nga pinili ni Coco Martin na FPJ kasi nga, alam ng Direk Coco na mahal na mahal ni ng taong bayan si EPJ, Kristiyano, Muslim, kilala yan at mahal yan natin lahat. So, gusto na ipagpatuloy yung legacy ng EPJ. Kaya nakakatuwa dahil maliban dyan, ang nung araw kasi ang EPJ, yan, yung Coco Martin tumutulong sa mga nakakarami. Baka hindi nyo po alam, hindi na po siya tumutulong sa mga taga-industriya. Pati po sa mga tao, hirap na magsalita eh. Hindi kasi si Coco Martin at saka si EPJ, mahilig ba pa media sa tulong? Ang dami po tutulungan yan, baka hindi nyo po alam. Sorry po, Direk, sorry ha, binubuking na kita. Napakarami yung tinutulungan na hindi po recorded dahil ayaw nyo. Alam ko yan. Kami po, given na kami na taka-pelikula dahil hindi po hindi naman maitago dahil nasa camera. Pero po yung mga hindi nasa camera, alam ko po yung mga tinutulungan nyo kung sino-sino yan. Na hindi nila alam. Akala nila yung Coco Martin, ito lang. Tama kayong yun na gumawa siya ng parang FPJ na tema sa movie. Ano. Ang dami namin, ilan ba itong istaman? Libo-libo tayo. Lahat kami sa kanya umaasa. Sa kanya. Hindi nyo ba alam sa isang araw, ilang isin yung istaman? 50, 60. Wala pa yung mga extra, 100, 200. Wala pa spot extra sa marami. So araw-araw, ang dami tinutulungan. Dahil sa Batang Quiapo, probinsyano. Lahat nagkumikita araw-araw sa kanya. Kasi ano yan eh, spot extra, may mga character actor, may mga artista. Isa-isang araw po,
mababa mga 300 katao sa amin. Wala pa yung mga crew, mga staff. Bukod pa yun. Araw-araw po yan. Kung buti, sa inyo, nilabas ko yun eh. Kasi hindi ko siya kanyang makasabi talaga. Kumusta kayo ngayon, sir? Ang buhay ngayon? Masaya ba si Benson ngayon? Sobra. Hirap tayo sa buhay kasi dumanta sa pandemic. Ngayon pa naman tayo mababangon. Pero hindi naman matira na magpasaya sa atin. Ang kapasaya sa atin, yung mga kaibigan natin na nandiyan sa paligid mo, nakituwala ka nandiyan. At sa mga tao tumutulong sa'yo, tulad ni Derek Coco, ni Senior Robin, ni Senior Lapid, ni Gob, Mark, at saka itong mga kagrupo ko sa ISAP, na totoo na nandiyan sa akin, saya ako bilang isang Benson sa larangan ng industriya. Sa buhay, siyempre, bumabangon tayo. Galit, lahat naman tayo, duman tayo sa pandemic. Eh. So, yung ating mga naipon noong araw, inaubos yun. So, ngayon pa natin mag-umpisa ulit. Sa aking mga pasanan ko kami sa Rai TV, salamat sa inyo. Dahil sa inyo, na andito ako ngayon, kausap ko sila, at sana, huwag kayong magsawa sumuporta. Dahil alam nyo, mga puso ko rin talaga. Ako po ay mababang loob na nagpapasalamat sa inyo. Dahil, totoo lang, tama ka dyan, Rai. No? Sa comment sa akin sa MB, talaga, sobrang akong proud. Ang dami ko pala followers, ang dami ko pala kaibigan sa MB na naniniwala sa akin. Pero, kasi alam mo bakit? Bawat comment, pinireply ako. Masipag ako bang reply? Bakit? Kung nag-message ka sa akin, ba't di kita babalikan? Kasi di ba, ba't kita lalagpasan? Nag-comment ka sa akin eh. Di babalikan kita dahil, alam mo, total, pag-sini mo lahat yan ng comment sa MB, may reply ako. Hindi man buo, may heart ako niya, may like ako. Para ma-appreciate din naman nila. Kasi sila nga nag-effort sa akin para i-like, para mag-comment. Sino ako para hindi ko sila balikan? Yun ang sekreto ko sa buhay ko. Never ako nag-ignore ng followers ko o na nag-comment. Talagang binabalikan ko sila. Dahil salamat dahil napansin nila ako. Yun ako talaga. Sobra. Talagang bisan, hating gabi na nireply ako. Babalikan ko pa yan, baka ako may nalagpasan ako, hindi ko ma-reply, baka ako magtampo. Sir, kung wala naman yung mga fans nyo. Wala! Wala tayo! Wala tayo! Sabi mo nga, kung hindi ka pwede ng fans, wala ka. Wala. Salamat sa inyo, ha? Sa mga salamat sa inyo lahat, mga kapatid. Sobra akong thank you sa inyo na nag-comment pala ako sa Rai TV. Dahil sa inyo, andito kami, nagkakausap kami. At dahil sa inyo, nailabas ko yung gusto kong sabihin sa lahat na pasasalamat. Walang sama na loob, papasalamat ang aking binigay lahat sa mga taong tumutulong sa akin, ba't ako nandito ngayon. Kaya thank you sa inyo lahat. Kung ilan man kayo, hindi ko mabilang, pero thank you sa inyo lahat, mga kapatid. Ngayon po, dahil sa inyo, may Rai TV. Supportan po natin ang kanilang YouTube channel at saka page na isubscribe natin at ilike yung Rai TV dahil marami po silang tulungan. At dahil sa kanila po, ay na ipapakita yung mga nauna na mga artista, kontrabida, nare-reveal po at ibabalik nila na ipapakita sa inyong mga baguhan na sumilang sa industriya para po nakikita nyo kung sino-sino sila na hindi nyo inabutan. Dahil sa kanila po, mabubuo ulit sa atin yung mga karakter nila. Kaya salamat sa inyo. Subscribe na po kayo sa Rai TV at huwag nyo po kalimutan. Mabuhay po! Mabuhay! Thank you, Rai. Thank you. Salamat sa'yo. Pinaiyak mo ako. Thank you, madam. Thank you, sir. Totoo yan, sir. Ayan, pare. Shout out sa Rai TV. Rai, Rai. Subscribe natin yan. Rai TV. Yes po. Mabuhay po. Rai TV po. Subscribe po tayo. Kasama ni Sir Benson. Team Benson po. Kape. Salamat sa'yo. Thank you, sir. Maraming salamat po. Rai, thank you. Magawa, pumunta ka na sa channel niya. Rai TV. Rai TV. Iba-iba ang mga kwentong nandirito, masasabi mong hindi imbento. Siguradong mawiwili ka sa... Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.